para sa isang misyon. Tinalikuran mo ang sariling buhay. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Kaya lubos akong nagpapasalamat. Salamat sa iyong biyaya, Lady Michelle. Hindi ko nananaisip pang mawala kang muli ng matagal. Ako na ang bahala sa iyo. Sumunod ka lang. Opo. Yung kakambal ni Chong yun. Kumusta naman ang naging buhay niya? Sandali ko lamang siya nakita. Hindi ko siya nakilala ng lubos, pero minsan. Kung wala mapagkalig ang puso ang isang hari, hindi niya makukuha ang puso ng mga nasasakupan niya! Ngayon naman, ipakita niyo po sa akin ang hawak ng bato. Kung nalulun ko ang kamatayan, buhay ang hawak mo ngayon. Kung nalulun ko ang buhay, ibig sabihin hawak mo ang kamatayan. Matalino po siya at matapang. Yung aklat na ipinadala mo sa akin, sabi mo siyang nagmamay-ari. Opo. Alam mo ba kung anong nakasulat sa aklat? Ibang wika na po yun. Natagpuan ko sila sa sentro ng kalangkatan. Kaya naman mula sa iba't ibang bayan ang binabasa niyo. Yung batang nailigpit mo, yung tagapangalaga, anong nangyari sa tagapangalaga? Namatay po siya dun sa sunog. Nabinanggit ko kanina. Nauunawaan ko na. Ituloy natin ito sa ibang araw. Magpahinga ka na. Wala na nakakakilala sa'yo. Dahil 20 taon na nakakaraan. Hanggang ngayon iniisip ko kung bakit kita iniligtas at kung bakit hindi kita maiwan. Pagkagalingin din daw nila sakit mo. Hindi ko alam kung makakabuti yan para sa akin o hindi. Umalis na tayo. Nagsalita ka, narinig ko. Ano yung sinabi mo? Uling din mo yung sinabi mo. Magsalita ka na. Bayad kayo sa pustahan natin. Alam mo pa, nanalo ka. Ah, ganon? Magpatalo ka naman. Minsan, hindi pa ako nanalo sa pustahan natin. Ay, papasukin niyo siya. Tama ka, Lady Nishi. Tamang sinabi mo sa akin. Sa utos ng prinsesa, hinahanap ko ang bulaklak ng plum ni Sadaham. Paano naman nalaman ng prinsesa ang tungkol sa bagay na yon, ha? Si Haring Jinhong po, inutusan nun mestro munang hanapin ang isang bagay at nang iwan siya ng mga palatandaan. Tulad ng bulaklak ng plum ni Sadaham at templo ng Dangchon. Dahil doon, nagpunta kami sa Dangchon. Pagdating doon, narinig namin nasa karabana ang may dala ng bulaklak ng plum ni Sadaham. Kaya lang, hindi na po yung namin nakita. At ngayon naman, dahil sa sulat na ibinigay ninyo, siwarang yung sinatang prinsesa na wala na ng tiwala sa akin. Kaya sana, tanggapin niyo na po ako.
Umalis ka na. Bakit pala din, Machine? Kung sa loob ng limang araw, hindi ka bumalik, baka pinilit pa kitang pumanig sa akin. Pero ikaw na ang kusang lumapit. Kaya ngayon, nawalan na ako ng hati. Pero di ba nawala na sila agad ang tiwala sa'yo dahil lamang sa isang sulat. Kung hindi ka kayang pagkatiwalaan ng prinsesa, hindi ka nga karapat-dapat. Lalong hindi ka nararapat sa panig ni Mish. Umalis ka na. Ano sabi niya? Umalis ka na! Bata pa, napakatuso na ng binatang yan. Biro mo, marunong pala siya maglatin pero nagkunwari siya sa lahat na hindi siya nakakaintindi. Kung hindi pa nabanggit sa akin ni Ginong Siang, baka hindi pa natin ngayon malalaman. Bakit hindi mo sinabi marunong kang maglatin?